Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Palazzo Verde, dito sa gilid ng Dangreyna. So for this video po, ipabike-check naman natin itong kanyang rigid MTB ni Idol Ashley Caloser. So i-check natin kung ano yung parts na nakakabit dito sa kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Ashley, mag-start muna tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame mo. Anong brand at model nito? Foxter Princeton po. Ayun, so guys, ulitin ko lang, no? Ito yung Foxter Princeton FT 2.1. So ito is 27.5. Then ang size nito, size medium or size 16. Then ito is aluminum 6061. Ang head tube nito, pang non-tapered or integrated. Ito naman kanyang cable routing sa FB at saka sa RB, internal. Pero sa rear brakes, external. Ito naman kanyang bottom bracket shell ay para sa BSA threaded. Then itong seat tube na to ay para sa 31.6mm diameter na seat post. Ang dropout naman nito is pang quick release. At itong disc brake caliper mount naman nito is post mount. Ito kanyang rigid fork, ito yung Mountain Peak RGF627. So ito is aluminum 6061 din. Ang rigid fork nito ay pang 27.5. Ang axle to crown length nito is 423mm. At ang blade length nito is 375mm. Ang steerer tube daw nito ay straight. So hindi to tapered. Then ang dropout nito is pang quick release. Then itong disc brake caliper mount nito is post mount. Next naman, Idol, sa cockpit ng mountain bike mo. Mag-start muna tayo sa handlebar. Ang tatak po niya is Norco po. Yun. So ito guys, yung Norco na mountain bike handlebar. So ito is aluminum 6061 din. Then, ano yung lapad nito? 680mm. Ayun. So 680mm daw yung lapad nito. So ito is straight na may konting back sweep. At ang diameter nito is 31.8mm. So ano naman yung mga brand ng ano mo, handlebar grips mo? Silicon handle grip na unbranded po. Ayun, unbranded pala to. So magkaiba yung kulay, no? Green at saka black. Pero parehas ito na unbranded. So next naman, itong kanyang stem, ito yung EC90 na aluminum 6061 din. So ang haba daw nito is 70mm at ang angle nito is negative 17 degrees. So ano naman yung ano mo, yung headset mo? Yung headset po ay stock lang po siya ng Foxter, hindi po siya steel-bearing po. Ayun, so ito pala yung stock ng Foxter na pang-integrated na headset. Ito kanyang seat clamp, ito yung Moser na aluminum. Ang diameter nito is 34.9mm at ito ay pang-quick release. Then itong kanyang seat post, ito yung Mountain Peak na aluminum din. So ang haba daw nito is 400mm at ang diameter nito is 31.6mm. So zero setback ito na may dual clamping system. Next naman, itong kanyang saddle, ito daw ay Mountain Peak. So tinakpan lang ito ng panibagong tela. So natanggal siguro yung lumang foam nito kaya nilagay ng bago. So ito ay malambot yung kanyang saddle. Then ang railings nito ay steel. Next naman, Idol, sa drivetrain setup na mountain bike mo. Mag-start muna tayo sa shifters. Shimano Altus po yung tatak niya po. Ayun. So ito guys nga po yung Shimano Altus na 3x na pang 9 speed. So next naman, ito kanya mountain bike. Front derailleur, ito yung Shimano Tourney. So ano to, pang 3x itong kanyang FD. Then ano to, high band na bottom pull. So next naman, itong kanyang crankset, ito yung Shimano Alivio. So kasama na rin dyan yung kanyang Halotech threaded bottom bracket. Ang crank arm nito is 175mm at ito ay 104 BCD. So yung pinakamalaking chainring nito is 40, di ba? 40 po. 40, tapos ano yung pangalawa? 30. Yung pinakamaliit? 22. Yun. So ito yung kanyang mountain bike na crankset. So ito naman kanyang road bike clipless pedals, ito yung Shimano PD-R550.
Ito namang kanyang 9 speed chain is RWX9. Then itong kanyang cassette sprocket, ito raw yung sagmit, tama no, sagmit? Sagmit. Ayun. So ang pinakamaliit na tit nito is 11T, then yung pinakamalaki nito is 42T. So ito is pang 9 speed din. Then itong kanyang rear derailleur is Shimano Alivio na pang 9 speed. Next naman sa wheelset ng mountain bike mo, mag-start muna tayo sa tires. Kenda po siya, stock ng Foxster. Yan. So guys nga, ito nga yung stock ng Foxster na Kenda. So ito guys, ang size nito, 27.5 by 1.95 na XC tire. So ito is wire bead. So next naman, itong kanyang mountain bike rims, ito yung Foxster, stock dito ng Foxster. So ito is 27.5, then aluminum ito at double wall. At ito ay 32 holes. So next naman, itong kanyang spokes and nipples, lahat daw ito ay stock ng Foxster. So ito is steel. So next naman, itong kanyang mountain bike hubs, ito yung Speed 1 Rocket. So sabi niya, ano daw to, magnetic ratchet type daw itong kanyang mountain bike hubs. So ito is cassette type ang free hub body, at ito ay sealed bearing. So i-check natin yung tunog nito kapag naka free wheel. Yan guys, ito yung tunog ng Speed 1 Rocket ratchet hubs kapag naka free wheel. And last na lang idol, sa brake set ng mountain bike mo. Mag-start muna tayo sa brake levers and calipers. Ito daw po niya, Shimano 9-tier hydraulic brake first model. Ayun. So, ang unang hydraulic brakes kasi ng Shimano is Shimano M315. So, ito yung kanyang hydraulic brakes. So, last na lang itong kanyang disc brake rotors, ito yung stock ng Foxster. So, parehas na 160mm ang diameter sa harap at saka sa likuran. Parehas din na bolt type and fixed type disc brake rotors. So Idol Ashley, magkano yung total estimated na nagastos mo dito sa Foxster Princeton Rigid MTB mo? Ang estimate ko lang po ay 25,000 po. Ayan. So guys, ito yung Foxster Princeton Rigid MTB ni Idol Ashley Caloser. Yan guys, na-bike-check na natin tong Foxster Princeton Rigid MTB ni Idol Ashley Caloser. So kung meron kayong tanong regarding dito sa mountain bike niya, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So mga Idol, mag-shoutout na kayo. Shoutout po sa Team Good Vibes. Shoutout kay Carlo, pati kay Mami. Shoutout din po kay Mama na lagi akong pinapayagan ng mag-drive kasama akong Pepe. Ayun, sana all! Sana all! Ayan, so guys, maraming salamat sa panonood sa aming video. Don't forget na isubscribe yung aking YouTube channel. Like, share, subscribe! Ayun! Pakiclick na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. Pasubscribe din po ng Team Nanam! Ayun, meron pa lang kayong YouTube channel. Ayun po, nag-explore po kami doon, nag-rise, kumain, and matutuloy-toyo, and... Ayun, yung pala, meron pala silang YouTube channel. Yan, so guys, maraming salamat sa inyo, and ride safe po sa inyo. Bye!